So, eto na nga yung area, no? Ang haba nito. Hanggang doon. O, tingnan. Nakahanap po ako ng bagong pinagpaplanuhan na garden area dito sa compound, ano? At ito po yung nando dun sa ating unahan, ano? Yung pinaka-welcome area natin. Napansin ko kasi na tinatambakan lang ng kalat, tapos madamo. So eto, may isip ko, ayan o, dami niya no, ayan, pwede nang tanggalin doon, yan, and dito kasi. Hello everyone, this is Hermes and Alpin, Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Nakahanap po ako ng bagong pinagpaplanuhan na garden area dito sa compound, ano? At ito po yung nando dun sa ating unahan, ano? Yung pinaka-welcome area natin. Napansin ko kasi na tinatambakan lang ng kalat, tapos madamo, tapos ginagawa ang parang mga layak-layak dun, dami. And syempre pagpasok, gusto natin yung ating welcome area maaliwalas, ano? Dahil paano tayo makaka-attract ng good vibes, ano? Kung medyo magulo, madaming damo. So yan yung naiisip ko ngayon gawin. Yung entrada ng Mini Dino Park and Eco Garden, balak kong taniman ng mga halaman. Samahan nyo ako sa araw na ito kasi sisimulan na natin yung project na yan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga, papunta na po ako dun sa sinasabi kong area. Ayan yung si Dino, makita nyo, ito yung pinaka-gate ng garden. And ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Yan. Although may mga halaman dyan, kaya lang tingnan nyo yung mga basura nandyan, oh. Kasi dito yung parang pick-up point ng ating mga basura dito. And naisip ko, pagpasok pa lang, nandito na kagad sa harapan, oh. May mga damo-damo dyan, oh, ayan, masukal. And gusto ko sana ibahin to, eh, no? Tapos ayan, oh, itong pader. Dati kasi wala yung pader na yan. Ang pangit ng tingnan. Pero eventually, tsaka ako naiisipin kung ano ilalagay ko dyan, ano? Pero for the meantime, linisin muna natin to. Yan, yung area na yan. Para kung meron tayong mga propagations, pwede natin dyan lagay. Kasi dito maganda yung ano, araw. Dito malilim, no? Side na to. Tapos yung kung saan maaraw, yung mga pang outdoor plants talagay natin, yung medyo makukulay, no? Simulan na natin. So, eto na nga yung area, no? Ang haba nito. Hanggang doon. O, tingnan nyo, wala naman silbi dito. Kundi binabahayan lang ng lamok. Tapos eto, ang dahil basura dito. Ayan, no? Kita nyo. Patambak. Sayang lang, ano? And, eto nga, oh. Nasunog-sunog lang dito. Magawa ng paraan ito, tanggalin ko muna siguro itong mga gihin ka ba? parang yung nakatingin sa akin, ay mapatulong ako kay Iskiri kung matutulungan niya, kasi busy rin yan sa taralamon, eh. Pero ewan ko kung tapos na siya sa gawain niya doon, and balak sana namin itong pagandahin, tapos maglagay dito ng ilang tambayan. Pwede nating gawing vlog kesa naman nakatuwang-wang lang, ano, di pagandahin na natin. So, I hope sana mabigyan namin ng justice. Pero ito yung simula, kasi kung di naman sisimulan yung isang bagay, di naman matatapos, ano, kailangan talaga laging may simula, ano. So, minsan ganyan tayo, kapag halimbawa meron tayong mga isang bagay na parang feeling natin ang hirap gawin, hanggat hindi natin sinisimulan, walang mangyayari, no, kaya... Ngayon, magsimula na tayo. Kaya samahan nyo kami. Okay.
So ayan, ang luwag pala nito kapag halimbawang nahawan, no? Tingnan nyo naman, napakaluwag pala nitong lugar na to, no? And ayan, ang hirap, masyadong masalimuot, ang dami. Ngayon ang problema namin, nahakuti namin to, itong mga pinag basa namin. Tapos nakakita ko dito, parang ngayon ko lang napansin tong dripwood na to, no? Wala na, patay na talaga siya. Parang nagkakaroon ako ng idea na pagapangan to, no, ng mga halaman. Kasi maganda dito, lilim eh, oh. Talagang shaded lang siya yung area niya. And ayan, sinasagal namin yung puno ng mga damo. Yung mga damo dito parang kahoy-kahoy na rin yung mga pinaka ano, oh. Asa na yung ito, oh. Ito. Yung naman, yung ivy, ano pa pangalan nito, ivy. Yung ganito, namumunga, kinakain daw bunga nito. Pero anyway, sa ayun yan, yung mga nasa taas ng pader na yun. Ganito na siya kalaki. No, ang hirap ng putulin, parang kahoy-kahoy na. Kaya yan, nagpuputol-putol kami ng parang kahoy. No, and daming mga antique. Problema namin dito, ayan o. Mga antique, mga langgam na malalaki. Sakit mga gut. Ganun, kita nyo. Pakadami.
And dami eh, dami na dala to. So, ayan, bala ko sana yung mga matatabang lupa doon ikalat dito para pagtatinginan naman sila. Ayan. Kasi alam nyo, kapag halimbawa masyadong madaming damo, nagiging prone din siya na tambaka ng mga iba't ibang basura. Ang dami kong nakukuhang mga plastic. Siguro may mga nag-iitsag dito ng plastic pag yung mga dadaan dito. Oo, no? Yung mga pinagpalata ng candy, ng biscuit, tapos meron pang mga soft drinks, and parang yun, mas prone. So hanggang dito yan. And oh, ayan, kesa tambakan lang ng mga basura, hindi, pwede na yan, ano, nagawing parang taniman ng mga plants, mostly mga philodendrons saka yung mga propagations natin. Yun lang naman ilalagay natin dito, no. Ewan ko kung maglalagay ako dito ng mga mahal na halaman, yung mga Ecuadorian, kasi ang dami ko rin doon eh, pero siguro sa bandang doon na lang sa gilid, no. Kasi although isang compound to mga kamag-anak ko naman dito, eh syempre may mga pumapasok din dito ng ibang tao, no, kapag halimbawa mag-walk. Eh, para pag mahal na halaman, medyo maiinit sa mata, kaya gawin natin is doon na lang sa banda dulo, no. Pero for the meantime, yan muna, no. Mamaya balikan ko kayo kasi parang ang daming-daming itong aayusin dito, no. Pero na-excite ako kung ano yung mga pwede nating ilagay dito. Pwede tayong gumawa ng tambayan, ng kapihan, no, dito. And yan muna yung ating gagawin. So eto na yung ating nahawan. Kunti pa lang yung mga dahon, niliyaban namin, no, pero tinanggal namin mga plastic. Pero ayan, itong area na to, yan, bala kong taniman yan ng mga propagations natin, ano. Linis pa namin yung gawin doon, yung kala Ate Babes pa doon gawin. Tapos ito, para maganda lang tingnan, no, para maaliwalas, para in case na gawing tambayan, maganda, no. So ito yung magiging bagong area natin dito, papasok sa mini dino park. So pagpasok dito, ayan yung mini dino park and eco garden, ano. So ayan, pakita ko siguro sa inyo kung ano yung mga naiisip ko na halaman na ilagay, ano, para dito. So yung una natin naiisip na ilagay, itong mga ganito ko, marami kong ganyan dun sa loob. Dun kasi hindi siya naarawan, and gumaganda yung kulay kapag medyo natatampak sa araw, ano. And bala ko lagay ito doon, yung iba. So tingnan natin, ano, kung saan tayo makakakuha ng mga ganyan. So eto, naiisip ko, ayan, o, dami niya, no, ayan, pwede nang tanggalin doon. Ayan, and dito kasi, ayan, o, kaysa nandito lang siya sa madilim na area, mailabas doon. So kukuhanin ko yan. Tsaka ito, ang dami pa dito. At doon natin papalagay. Meron ako dito mint eh. Asan na yung mint natin? Ito yung mint, o, kita nyo, parang marble siya. Bala ko, bawasan din yan, tapos mailagay doon. At tingnan natin kung ano pa yung mailalagay natin. Mga burl max na variegated yan, gusto ko lagyan doon yan. Maglalagay tayo yan. And ito yung mga ganito natin, no. Yan, mga malalaki nating mga dahon. Doon ko palalaki, hindi direct ako sa lupa. Mga charonay, yung mga charonay na yan, no. Mga Ecuadorian plants. Yan, bala kong lagyan yan doon. And ito yung mga philodendrons na yung ganyan yung kulay, para maganda, no. Yun yung mga ilalagay natin. And maglalagay ako ng iba't iba pang mga Ecuadorian and philodendrons, mga ganyan. Maglalagay tayo. And itong pipers or nato, maglalagay din tayo yan para dumami doon. So nag-iisip ako, lalagyan ko rin sila ng mga ganito, yung mga ibang klaseng berko. So yan, tsaka yung mycans, no. Mag-iisip tayo. Tapos ito rin, yung mga ganito, para kakaiba naman yung mailagay natin, no. Ayan, o, ito, kita nyo, o, grabe. Mga ganyan, no, yung lalagay natin. Tsaka ito, mga Monstera Peru, no. Maglalagay tayo dyan. Tapos, iba't ibang klaseng singonium din, yung ilalagay natin para maganda. Yung mga ganito, tapos yung mga kulay white.
Yan, maglalagay tayo ng ganun. Ito naman dito, yung ating mga, yan, no, fern. Kita nyo, oh. Dami nagkalaglag lang dyan. Ang dami kailangan ko nang kunin yan kasi yung caladium naman natin. Ang nangyayari sa caladium natin, yan, nakukuha na ng sustansya, no. So, kailangan na natin. Medyo maingay lang po, pasensya na kayo nung may nagla-live sailing sa tabi. And, ayan po yung ating fern. Kukuhanin ko yung mga fern na nalaglag dyan. Tapos, sama natin doon. Maganda, maraming fern doon, ano, para parang malapores yung itsura. So, ayan, nakakapagod na araw ngayon. At, yan lang naman yung mga plano natin doon sa ating entrada na lagyan ng mga halaman. So, shinare ko lang sa inyo yung ating bagong area dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Salamat sa inyong pagtutok. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, at syempre mga style, ano, ng pagtatanim, mga creative ideas, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads at sa iba't pa nating social media accounts, sa TikTok, Instagram, Facebook pages. So, sila po, Hermie Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita niya nga. Abangan nyo po, ano, kung ano pa yung mangyayari dito sa ating mga garden projects at tutukan sa ating YouTube channel. Kaya po, thank you so much mga ka-MDP. Ito po si Hermie Sunaco, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye!